welcome back again to Talk to Harry. Well, tonight it's Talk to JC. With us again are Attorney Marwil Llasa and Attorney James Imbong. Naputol tayo kanina, James. No? We were talking about the very controversial petition that you filed before the Supreme Court questioning the legality of the reproductive health law now. No? And this, I believe, has changed your lifestyle. Dahil right now, every day you're in the papers. Kanina, you were being hounded by news networks. So tell us about it. This, the petition which we filed January 2 this year, this is the first legal remedy or way to question the act of Congress and the executive doon sa pagpasa ng batas na RA 10354. Okay. Back now, tinatanong, marami na nagtatanong sa akin, bakit kailangan pa i-file ito? Why not give the law a try? Mm-hmm. Sabi nila. Yeah. Anyway, may budget na. That's 21 billion, I think, no? Yes, for this year, billion. For contraceptives. No? And isa lang yung sagot ko doon, ikaw ba bibigyan mo yung anak mo ng lason? I agree. Para lang malaman na lason ito? Hmm. O, kahit may kaunti kang duda, baka sira na itong kanin, hindi mo napapasubo sa anak eh. Magsaing ka na lang ng bago. Uh-huh. Yan yung analogy ko na binibigay. Dahil alam natin, JC, this law, pinag-usapan ito sa Congress for 10, 12 years. Yes. At walang pinagbago. Uh-huh. Walang pinagbago. Ito ay patungkol sa population control, uh-huh, paggamit ng contraceptive at sex education ng mga uh-huh youth natin. Ano? Uh-huh. So, bakit namin dinala ito agad? Para masabi, no, hindi tayo papayag, nagagastosan natin yung pera natin, buwis, sa pagbili ng contraceptives, no? Na imbis na gumawa ng kalye, gumawa ng classroom, gumawa ng bahay, bibili mo ng condom tsaka pilduras. Ano? Yes. At isa lang yan sa nakikita natin, yeah, na kagamitan. Ang pinaka-delikado doon, JC, pag hindi ito question at pinasubukan muna, no? Kasabi na testing. At ito ay tinuro sa mga kabataan. Ito yung from grade 6 to 4th year high school yata. Mm. Ang tanong ko, JC, kayo, parent ka, maibubura mo ba yung mali pag naituro mo sa bata? So, definitely, hahanap ka ng paraan sa legal. Ito po yung legal, no? Legal na paraan para questionin ang batas na ito. At, ang pinuntahan namin na forum, no, ay ang Supreme Court. Dahil sila ang tamang ahensya o branch of government na makikinig dun sa mga question na may patungkol sa constitutionalidad ng mga isang batas. Yeah. And you did this not as a first nominee of ang pro-life, nor as, parang you did this as a parent and as an educator, as you own a school, right? Yes, yes, correct, JC. In fact, at the moment that we were finalizing it, I was thinking, ano ba yung tamang personalidad na pag nag-file, lahat ng mga karatiyong tao ay mag-iisip, kaya namin yan. At wala nang iba kundi ako bilang magulang. At yung kasama ko po yung with my wife and my minor children in behalf of my minor children. Your wife is also a lawyer. She's also a lawyer. And also on behalf of our preschool, we have a preschool, the Magnificat School, no? And we cannot imagine, we are raising children in a Catholic upbringing, no? And then we will supply condoms to our preschool teachers just because the law. You see, we were really bothered. So that's what impelled us to file, to be petitioners, first as parents. Yes, and this is not in any way connected to the fact that your mom, Jo Imbong, Attorney Jo Imbong, is legal counsel, volunteer legal counsel of CBCP. Maraming nagsasabi, it's not connected to that. It's really something that came from your conviction as parent. Yes, in and fact, I believe that. Yes, yes. In fact, my mom did not know that I was finalizing it on January Eve. No? While my in-laws were having their, their salo-salo, I was secretly finishing this. Wow. And I asked my mom to join me because imagine how often can you get your mom and yourself as lawyers fighting a historical fight with the same issue. Yeah. I took advantage of that. Yes, and you were speaking for her grandparents and your children. Yes. Galing, ano? Yeah.
Marvel. Actually, I read the petition of James, and it's highly commendable. At talagang dapat nating tutulang. Kung ang tanong, bakit hindi natin bigyan ng chance ang reproductive health law na maipatupad? It's the same question that I will ask those who filed a petition against the cybercrime. Mm-hmm. No? Bakit natin ipapatupad kung talagang constitutionally informed? Kaya nga nabigyan ng TRO ng status quo anti-order yung cybercrime law na tinututulan din naman natin. Ganon din dito sa reproductive health law. Mm-hmm. Kasi talagang labag siya sa saligang batas. No? Yung protection of the unborn from conception under Article 2, Section 12 of the Constitution. Of the Constitution, it's very explicit. In fact, alam natin sa Senado tsaka sa Kamara, gustong amyendahan yung reproductive health bill noon para ma-define yung conception. Inayawan nila. Kaya talagang lumalaban ng ating Senado at Kongreso sa saligang batas. Pangalawa, yung karapatan ng magulang, the primary duty of the parents to educate their children, abay inaagawan na yung mga magulang na turuan ang mga bata, lalo na sa napakaselang usapin ng sex education. Hindi pwedeng ituro ang sex education na hindi pinag-uusapan ng sex sa mga minor di edad. At marami pang rason. Kung titingnan mong reproductive health law at base sa petition ni Attorney James Imbong, no, inisa-isa niya doon lahat ng constitutional infirmities. So this reproductive health law from beginning to end is constitutionally infirm. Kaya talagang dapat tutulan yan. At ang Korte Suprema lamang ang natitirang pag-asa ng taong bayan sa ating sistema ng lipunan sa ngayon. Yeah. Ano yan? May four pillars, James. You had four arguments there. Actually, JC, i-board ko na. Just into one argument that will encompass all arguments. Yeah. In the preamble of our Constitution, ito po yung introduction ng Constitution. Yeah. And many lawyers know, it is not a source of a right, doesn't say any right, but it is the source of the objectives of the entire Constitution. And it says there, we, the sovereign Filipino people, in order to establish, of course, I'm abridging it, no? In order to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Upang magtatag ng isang gobyerno na kinakatawa ng ating mga mithiin. Okay. Now we go to the reproductive health law and responsible parenthood. If you look at the law, and we all know this, no? Ito'y napakalayo sa mga ideals at mithiin natin. Itatanong ko, siguro pag binasa nyo yung RH law, maaari nyong isipin yung United States of America, Europa, no? Na pag-uwi ng anak mo, merong condom sa bag. No? Pag wala kang nakitang condom, paggagalitan mo pa. You going to a party, here's the hindi yan sa atin, JC, no? Yeah. If you look at the law, no? This is actually changing our culture. Right. No? Changing our culture such that ito ay, kung binasa mong lahat ng provision ng Constitution, parang lumilihis siya doon, no? Bagyan, isa pang halimbawa, patungkol doon sa pag binasa mo yung bill, alam nyo, ang tingin ng bill, no, ng batas na ito sa pagpapaanak, pregnancy, para itong sakit. Kasi gagawin niyang essential medicine yung mga contraceptives. Ano. Alam mo, sa buong konstitusyon, ano, never pong nakasabi doon, o kaya meron man lang hint, no, na kung ikaw ay mahirap, ikaw ay dapat bigyan ng pagkakataon na kumonte yung inyong mga anak. Hindi, mga taliwas pa nga eh. Ang sinasabi ng Constitution, no, ito ay pagbibigay ng trabaho, distribution of wealth, equal opportunity. Kumbaga, ang Constitution ay addition, production, creation. Ang bill naman, patungkol dun sa mga bagay na yon, ito ay subtraction at reduction. Well, hindi lang naman sa bill, yung salita ng ating Pangulo talagang, yung patungkol sa mga estudyante na dapat bawasan, mga ganun. Sa SONA niya yata. Dito lumalabas kung gaano talaga kataliwas sa katotohanan at sa nangyari sa lipunan ang kaisipan ng ating Pangulo. He is out of touch with reality. Ang problema, classroom. Ang solusyon, magpagawa ka ng maraming classroom. Mantakin mo sa utak ng ating Pangulo, bawasan ang estudyante. Bawasan. Eh, hindi ba talikuan ng kaisipan yan? Yeah. Anyway, Marwil, James, ako, as a counselor, way back in 2007, August 1, 2007, bilang konsehal ng Olongapo City,
which ginagawa ng United Nations Fund for Population Activities na pilot project, no? Yung siyudad ng Olongapo po, patungkol sa RH, no? Kinontra ko yung RH ordinance. And on the basis na talagang hindi sariling atin yung dokumento, eh. Hindi sariling atin, talagang may sumubo. Talagang template na pinapapasa ng United Nations Fund for Population Activities na talagang lobby ng lobby bago pa man mag-election. Kaya August 1, it was 1 month after June 30, our swearing in. And kinontra ko yun. Olongapo City, number one yan sa RH. No? Tapos may implementing rules. Ngayon, sa mga parke, sa mga eskwelahan, pag kinausap mo yung street sweeper, condom sa daan, sa park, sa eskwelahan. Nawawalis. Ganun yung effect. Eh. And paano ito natin ihahalo sa new politics na gusto natin mangyari? Kasi parang sa tingin ng marami, hindi to new eh. Ang new yung hip. Yung sila Chief Escudero, sila Garin, yun yung mentality ng mundo eh. Pero what can you say about what I'm asking? How do you bring this fight against the RH into the realm of new politics, new blood? Ito kasing philosophy ng reproductive health law ay very defeatist. Ito'y pag-amin na hindi na natin kayang solusyonan ang ating problema. Yeah. Ang bagong politika ay nag-iisip ng mga creative na pamamaraan to develop the people, to develop the society. Yeah. This is a knee-jerk reaction, no? Itong reproductive health law sa mga problema ng bansa. Kasi para na rin inamin ng administrasyong ito, hindi na natin kayang labanan ng kahirapan, labanan na lang natin na mahihirap. Yeah. Hindi natin kayang pababain ang antas ng kahirapan sa bansa, babaan na lang natin na mahihirap. Mm-hmm. Hindi natin mabigyan ng trabaho. Yeah. So this is very defeatist. Yung madali. No? Yung madali. Yes. At in the end, hindi ito nakakatulong. Yeah. Kasi yung mga tao ngayon na binigyan mo ng contraceptive, bukas ba mayaman na? Bukas ba nakapagtrabaho na? Nakapagpaaral ba ng anak? Eh kung ang sagot hindi nakatulong. Mm. Igagamit ka ng 21 billion pesos. Mm. No? Yeah. Eh sa buong buhay ko, hindi ko kikitain ng 21 billion pesos. Pero kung ako bibigyan ninyo ngayon ng 21 billion pesos, ilan sa mga anak ninyo ang pwedeng mag-aral at makapagtapos ng college para mapabago ang buhay ng pamilya? Ilang negosyo yan pwedeng gawin? Ang dami. Small businesses. No? So ang sinasama mo, Marwin, itong laban against the RH is yung stand natin, kasi sinasabi conservative, it's bravery. It's really courage and the need to fight real evils in society and yung pag surrender sa RH ethic ay parang sinasamo hindi natin maiiwasan yung mga kabataan na makipag-sex, kaya make sure yung anak mong lalaki may condom sa pitaka. Defeatist. Mm-hmm. And it loses courage, di ba? It parang ano, gawin mo na lang kung anong pinaka-convenient. At ganun na rin yung mentalidad ng gobyerno. O 21 billion, ibilan na lang natin ng RH devices, condoms, pills, IUDs, lahat na. Para matapos na sila. Something like that, James. Yes. Mm. And tama, JC, at yung sinabi niyong new politics, ano? Actually, yung relation ng itong RH na dito sa new politics, ito po ay hamon sa atin at sa lahat ng tao, no? Na kung merong katotohanan o hindi katotohanan, sabihin ninyo. Dahil yung lumang politics, old politics, yun ang nakagawian. Right. Kung ano yung madali lang, dahil sila naman, bulahin lang yung mga tao. Sila naman ang congressman natin, mula pa, iboto na lang ulit natin. Pero tanungin mo sila, ilang terms na yan? Dalawa? Tatlo? Yung kalye na yan, ilang taon na, pero hindi magawa. So bakit
ang punto lang dito, ito ay isang hamon, no, na alamin natin ano ba yung mas makakabuti sa atin. At ang unang hakbang dyan, ay malalaman natin, no, ano ba yung hindi gumana. Ang hindi gumana, yung alam na natin, yung paulit-ulit na pagtatakbo sa isang pamilya, yung political dynasty na wala, hindi man nakinabang, ano, yung mga tao, no. At saka yung ini-introduce ng mga batas, gaya nito, no, na parang hinihila tayo dun sa kamalian ng ibang bansa. So ang ibig sabihin para sa akin yung new politics, no, ay ilalabas yung kung ano yung totoo. No, na dapat gaya, like, ano yung totoo. Palagi natin na pag-usapan yung kahit na mahirap, gawin. Yes. Kailangan kilalanin yung kahirapan at magsanib puwersa para maabot yon. Yun yung new politics. May idadagdag ako dyan, ano. Kasi yung old politics, no, na kinakatawa ng reproductive health law, nakita natin yan sa Pangulong Aquino. Nangako siya ng tuwid na landas, pero hindi matuwid eh. Liko. No, lihis. Bakit? Yung lumang pamumulitika, yung paggamit ng pork barrel, panuhol, yung ipapatawag mo yung mga kongresista sa Malacanang at didiktahan mo na magboto na, tigilan ng amendment, yan ang lumang politika ng diktadurya. Yeah. No? Yung pipirmahan mo ang reproductive health bill at gagawing batas at i-antedate mo ng December 21, i-release mo ng December 29 na palihim, that is old politics. Ginawa ni Marcos yan. Pinirmahan niya ng September 21 ang Martial Law Proclamation 1081, ni-release niyang 23. Asa ng transparency? Saan nilalabanan din natin dito yung prosesong makaluma, makadiktador, mapagpailalim at nakakalamang sa kapwa? Pambabraso, yun ang lumang politika. Sa atin, transparent dapat. Yeah. Sabihin kung anong totoo. Huwag tayong magbulahan dito. Mm. And that was seen nung events leading to the passage of the RH bill. That's, ano, true. Now, the question is, hindi ba kayo na-frustrate na, siguro, hindi ba kayo natatakot na ang laki ng kalaban natin? Ako kasi, I'm licking my wounds from 2010. And I have to be honest that it's really frustrating. But hindi ba kayo nalulula sa bagong politika, laban sa luma? Una na akong sasagot. Ano? Hindi frustration yung nararamdaman ko, kundi mas nag-iiba yung aking sidhi na para labanan yung ganitong kamalian. Ano? Lumalabas sa akin yung talagang dugong Pilipino, dugong sundalo, na ang sundalo habang nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. Walang mawawala sa akin, JC. Wala akong political dynasty. Walang susunod sa pamilya ko na tatakbo sa anumang eleksyon. Nilalabanan ko ito dahil para sa ating mga kababayan at sa mga salinlahing susunod pa. Na kapag humarap ako, no, sa tribuna ng kasaysayan, haharap ako na direkta sa taong bayan na sasabihin ko sa kanila, nung may pagkakataon, lumaban ako. James? JC, this is the first time I will share this. Yeah. You know, yes, nakakatakot, ano, pero what, you know what motivated me also, no? Dahil the people closest to me. Yeah. Your mom. There are some people closest to me who are against the advocacies we are starting. Okay. Who are pro RGH. Oh. I have family friends. Oh. Close friends, and I have godparents in our, imagine, Ninong Ninang sa kasal are the prime movers, no? In this, no? So para for me, parang I chose you as models, eh. Yeah. So please come back, ano? So that's also one reason why na ito yung takot, ano? Pero if I will save another soul through my example, bring people back, no? Then it's worth it, win or lose. Tama. That's a good point. Yeah. Anyway, final message, Marwin. Sa lahat naman ng mga bagay, JC, tinitingnan ko ito hindi na sa makamundo o makalupang pamantayan. I always see things in the light of eternity. Manalo man, matalo sa laban dito sa mundo, at the end of the day, pagharap ko sa aking Panginoon, sasabihin niya na, well done, faithful servant. No? Nagawa mo yung mission na inatas ko sa'yo. Yun ang pinanghahawakan ko. Mm-hmm. And James? Yes, and JC, also the way I look up to you. No? All I can say is, in whatever profession we are in,
hindi dapat mahiwalay na ikaw ay Katoliko. Mm. So abogado ka, doktor, taxi driver, yeah. hindi naghihiwalay yan. Isang yeah. tao ka and yung pag yung umpisa ng buhay mo hanggang sa katapusan ano, kung ano man mangyari sa gitna eh iisa kang tao, dala mo yung mm. yung pagkakakatoliko sa lahat ng bagay. Mm. Kasi ilang months na lang at yung campaign will be what, February. At this point in time, hindi natin mapagkakaila that we lack so much. Mm-hmm. We lack so much, and just by looking at the battle, parang nakakalula eh. Nakakalula, but I guess God gives us the grace mm-hmm. to continue. I never thought I would be back. We talk about new politics, new blood. You know? Inisip ko na kung hindi ako babalik, hindi natin matutulak pa yung mga dapat itulak. And so, this is a good show, graced by James and Marwell. Ang bagong politika po ay nandyan lang. At humihingi po kami ng tulong galing sa inyo. Tulungan niyo po yung Ang Pro-Life Party at ang Kapatiran Party para makamit yung hinahangad natin mga ordinaryong Pilipino, pagpapanibago at pagbabago ng ating bansa. So this is JC De Las Reyes in behalf of Hari Tambuato. Thank you and good night.